dilima, yung sasabihin mo minumulto ka na, ha? Huwag mo kaming daanin sa drama. Hindi kami pwedeng daanin sa drama. Yang kapasidad ng utak mo na yan, yung kapal ng mukha mo, yung kapal ng kalyo mo sa mukha na yan, hindi naman mukha yan eh, kalyo yan eh. Yung kapal ng kalyo mo na yan, yan eh, hala mo ba yung bang naghahanap ka rin ng mga tao na masasakay o maniniwala sa mga estilo mo na para kang pipilitin mo na medyo may paiyak-iyak ka pa ng konti na iniipit ka ng gobyerno? Hindi ka iniipit ng gobyerno. Walang umiipit sa'yo. Ang umiipit sa'yo kung ano yung ginawa mo. Eh, very clear naman eh. Oh, ang ibig mo sabihin, maniniwala kami kay Muta Bato na ang utak nasa kuko. Eh, dito kay Kulangko. Isipin mo yung Kulangko sa sobrang talino para kumita ng milyon, cashier ka sa kanyang negosyo niya. Saan ka nakakita ng ganun? Eh, yung Kulangko mo eh, magkano lang binigay mo? Pagkakarinig ko, binigay mo lang ng cellphone yan eh. Para lang mag-witness sa'yo. Eh, hindi ganun, mga minamahal ko mga kapatid. Para kung sasabihin mo sa akin, at hindi ko binura yung dati kong mga video na dahil ako natakot ako sa inyo. Batang mo nang matatakot sa inyo? Pilipino ko, ibig sabihin, wala akong karapatan magsalita na patungkol sa mga kawalang hiyaan ninyo. Eh kami tong napeperwisyo, yung mga Pilipino na mga nanadamay dyan sa drugs ninyong yan. Dapat nga nagsasalita sila, nagre-reklamo sila sa mahal na presidente ko, ako sa kanila eh. Nagre-reklamo, mahal na presidente, kulong niyo si Dilima, kulong niyo si Rojas. Tsaka kung maaari, kulong niya si Panot. Bakit kinamang isama si Rojas? Bakit ko sasama si Rojas? Hindi pa pwedeng hindi sasama si Rojas. Una sa lahat, maliwanag yung sinabi niya. Alam niya ang lahat na nangyayari sa Pilipinas sa mga bentahan ng shabu. Alam niya, maliwanag. Alam niya sa Davao, alam niya sa Makati, alam niya kung sino. Bakit hindi niya alam yun sa Tarlac? Ba't hindi niya alam yun sa Arayat? Lumalabas pa itong Tarlac at saka Arayat na yan. Well-funded. Ang ganda ng mga gamit. Ano tang pang-international ah? Ayos ah. Hindi pwedeng tatayo yung laboratorio ng basta ganyan. Ba't di mo alam yan, Mar? Anong dahilan? Tapos nagagalit kayo? Tapos nagsasalita kayo sa mga tao na yung alam yung convicted yan, na alam yung pwedeng may potensyal na mag-rally, na sumabay doon sa kawalang hiyaan ninyo? Sino? Halimbawa, bigyan ko ng sample. Yung doon sa may Benguet, lumalabas pa doon sa mga nagko-comment sa akin dito, lumalabas pa. Isampung hektaryang mariwanang na raid pala dyan. Eh, kung hindi ako nagkakamali, kanya ata yan eh. Ayoko lang direktahin. Eh, nakikita mo naman sa mukha eh. Tapos magmumura pa. Hello! Huwag kayong ganun, walang ganyan. Sa bagay, karapatan niya kasi hanap buhay niya ni. Eh, sino ba naman ang gagawa ng matino? Sino ba naman ang gagawa ng matino kung walang hiya ka? Kaya nga walang hiya eh. Diba? Nag-isip ba kayo ng kapakanan namin? Hindi kayo nag-isip ng kapakanan namin. Kahit kailan, hindi kayo nag-isip ng kapakanan namin. Kung sasabihin mo, pinaganda mo ang paghahanapin mo, siyempre, pagagandahin mo dahil marami kang underground business. O, anong underground business ninyo? Yan nga, isa pa yung drugs na yan. Tapos may mga tinatago pala kayo, mga hindi nagbabayad ng tax. Marami pala kayo naging problema. Hindi lang yan. Sa tagal-tagal ninyong yan, sa 30 years na yan, ngayon ko lang naintindihan ang lahat ng bagay na kung papaano nyo kami tinarantado. Maraming kawalang hiyaan ang ginawa niya sa amin. Yung katulad, halimbawa, yung piniganyo yung si Gloria Arroyo, yung piniganyo yung Corona, yung basta nyo lang dinampot, eh wala kasi kaming alam sa mga ganong actual na mga ganong situation eh. Eh wala makaimik sa inyo, pero ginawa ninyo. Ngayon, pinapasok sa inyo, ina-apply sa inyo ng gobyerno, pero yung ginawa ninyo, clear. Sinuportahan nyo ang pinakamabigat na problema sa buong mundo, drugs. Tapos inaakibat nyo ang EJK, pinalalabas nyo, kaya nyo inunahan, ikaw, Dilima, kaya inunahan ng kaso ang EJK dahil para mapagtakpan ng drugs mo. Ano sinasabi mo ngayon? Kaya ka lang ginigipit dahil ayaw mo na mabunyag ang EJK na convicted ng presidente. Hindi kami ganong katanga, Dilima. Hindi, wala kaming kalyo sa muka. Wala. Yung mukha ko, kahit na mukhang bato yan, ha? Sisiguraduhin ko sa iyong mukha yan, at ako'y siguradong tao. Ikaw, ang masasabi ko lang sa inyo, Dilima, ikaw, Terilanes, especially yung Dilima, medyo hiyanda-handa mo na ang sarili mo. Pero titiyakin ko sa pananaw ko, bilang isang pananaw na isang mamamayan, sasabi Tsiong Mar. At insya Allah, sumabi din yung Pinoy.
Ikinakailangan naman. Kasi bakit? Eh paano yung mga tao diyan na dampot lang na basta-basta, na dampot na konting ano, kinulong. Kahit hindi tumatakbo ang kaso, nakakulong na sila. Hanggang sa hanggang ngayon kulong pa sila. Paano yung pamilya nila? Paano yung mga maliliit na tao? Eh kayo hindi. Protektahan ninyo, sinuportahan ninyo. So ibig sabihin, okay ang DOJ, okay ang DILG, okay ang presidente, so magbenta kayo ng shabu. Bakit kayo nang huli? Paano ngayon yung mga nahuli ninyo? O so ngayon, nalulung na sila ngayon sa drugs. Paano ngayon sila? Paano natin gagamotin yan? Kung yan, ginawa nyo na yan sa una, wala sana tayong sakit ng ulo ngayon. Pero hindi ganun ang inyo naging patakaran, hindi ganun ang naging sistema ninyo. Kaya perbisyo kami mga tao. Magkukunwari talaga si Dilima sa kanya mga hinaharap na kaso about the drugs. Ha? Pipilitin niya talaga na wala siya talagang alam. Kaya lang siya dinakasuhan ng drugs because kinakasuhan niya si Duterte ng EJK. Na mapapansin mo, itong EJK na ito, iniisip ko, meron itong kinalaman si Dilima rito eh. May kinalaman itong mga tao na itong grupo na ito eh. Kasi katakataka eh. Hindi, ang alam ko, hindi pa umupo si Duterte. Nagkakaroon na ng patayan eh. Kasi, nagkaroon sila ng idea at that time, nung mayor pa si Digong, ha? Na may mga ganun, vigilanteng lumabas sa Davao. So, inisip ko, na yun na naging idea nila palagay ko eh. Yan, hindi ko, ayoko lang makialam muna dyan. Kaya nga gusto kong mangyari, etong nangyayari kay Trillanes na to, na naghahanap ng medyo matinutino ng konti kay Motabato, ah, siyempre, bebete niyang pera yan eh. Eh, maraming nga kakakagad yan kasi pera-pera yan eh. Pero ayusin lang, ako gusto ko yan. At ano masasabi ko dyan sa mahal na presidente? Eh, maliwanag naman sa mga sinabi ng mahal na presidente. Hinahamon pa nga niya yung taga-ibang bansa eh, di ba? Hinahamon niya, pumunta kayo dito, mag-imbestiga kayo. Para nga naman nun, magkatulungan, para magkaintindihan ko sino yan. Abangan ko yan, gustong-gusto ko yan. Pero kung sasabihin mo sa akin, Trillanes, yung ginagawa mo is matino naman eh. Kaya lang nakakapikon. Yung bang para bagang, sa bagay, may utang na loob ka rin sa mga yellow tard na, may mga utang na loob ka. Kasi ang alam ko, si Nino yung medyo tumulong sa'yo para maka-pull out ka rin sa yung ginawa niyong kudita eh. Papasukan pa nung Trillanes, ha? Meron pang kung sino-sino pang mga kasamahan nila para lang gumawa ng kung ano-ano mga kasiraan na ipipilit nila na sa kabila ng lahat ng gutom ng tao, ipipilit nila na sila ay mabuting tao. Tapos na. Kung ako sa'yo, Trillanes, ah, yung mga nakulimbat ninyo, yung mga nagastos mong milyones sa kaba ng bayan, ah, bumili ka ng 500 sakong bigas, ipangmudmud mo sa taong bayan, baka sakali pang kalimutan namin ang kawalang hiya amulinti ka. Yun lang ang payo ko sa iyo. Hindi yung puros ka nilang paninira dyan sa presidente. Puro kayo sira ulo. Magmula kay Panot, ha? Kay Panot, hanggang dyan sa mga kasamahan nyo, lahat kayo sira ang ulo. Ha? Lahat kayo sira ang ulo. May sira ka sa, kayo ang may sira sa ulo. Yun lang ang masasabi ko. Ha? Sira ang ulo mo, Trililing. Unang balitang pinag-uusapan ngayon ng bayan patungkol sa panglalaglag ng dating tauhan ni Sir Leila Dilima na si retired General Jovito Palparan na isa sa mga testigo o whistleblower laban sa karumaldumal na pangyayari na di umunay kinasangkutan ng senadora. Isang nag-aapoy na pagsisiwalat ang na-reveal ni General Palparan matapos ang naging panayam sa kanya ng well-known DDS vlogger na si Mocha Uson. Buong tapang na nga nitong isiniwalat ang pagiging mastermind di umano ni Dilima sa labas-masok na ilegal na droga sa Bilibid, maging ang pagiging protektor nito sa mga high-profile inmates. Sa naging pagsisiwalat ni General Jovito Palparan, talastas nitong sinabi na pinapapatay din siya ng senadora gamit ang ilang mga man for hire. At di umano, isa rin si Senator Leila Dilima sa protektor ng mga NPA sa Pilipinas. Katunayan, magpakailang beses raw di umano nakipagpulong ang senadora kay Nery Colmenares na isa sa mga lantarang kalaban ng pamahalaan. Narito na ang part 2 ng umaatikabong revelasyon ni retired General Jovito Palparan laban kay Senator Leila Dilima at ang lihim nitong pilit na pinagtatakpan di umano ng mainstream media. Narito ang full video. Po bang nagpakulong sa inyo? Well, actually, initiative ng NDF to. It has been a long ano sa kanila, campaign nila against me. Since nakilala nila ako, I think sa Bulacan, Mayos Battalion Commander. NDF, National Democratic Front. Yeah, so
Yung front po ng mga CPP-NPA ito. Front of the CPP-NPA, okay, NDF. So, ang umisa doon, Ninin Mindoro, tumindi ng nung brigade commander na ako, I was neutralizing them in Mindoro. Na-clear naman natin ng Bagya, but hindi ako nagtagal doon because of their move pa rin na maalis ako doon. So, hanggang nag-division commander ako, even in Iraq, hinabol nila ako doon. Sa Iraq? Yes, oh, sa Iraq. Kasi I was commanding humanitarian contingent in Iraq, Philippine contingent in Iraq. Hinabol nila ako because they were anti-American. And we were working with the Americans as part of the Allied Force in Iraq. So, naibalik ako dito prematurely because of their campaign, which happened nung si De La Cruz ay na-hostage. One De La Cruz na driver sa Iraq. So, na-hostage yun. Then, lumabas na akong commander noon, nalaman nila, nag-rally-rally sa rin. So, I was brought back dito. Nag-withdraw tayo ng contingent natin doon at that time. So, nag-division commander naman ako, and nandun pa rin, we were confronting them in Samar. So, I was only 6 months doon because it was time naman of the president then, Jimmy, na mayroong impeachment nung araw. So, parang nag-move din sila na alisin ako doon because they were pressured by my campaign, allegedly, ganun. And then, with that, the president was also pressured dahil, to be impeached at the time. So, dalawang congressman doon ang demand na palisan ako doon. Because this congressman worked with the NDF. Parte disso ba ito? No, real district congressmen who were their allies in that area. Kasi nang malakas ang bayan muna doon. Pawis, yun ang mga allies nila doon. They won by their support. So, sinamantala nila. So, naanis ako, napunta akong Central Luzon. I had also an intense campaign na doon naman nila ako na this case was occurred in that incident in Bulacan. I was the commanding general. Mm-hmm. So, allegedly, may dalawang estudyante doon ng UP who are not students anymore kasi they have been out of UP for 5 or 3 years. Dalawa yun. Isa 3 years, isa 5 years. So, they were actually top-ranking NPA commanders. Itong babaeng commanders na po sila. Pero pinalalabas sa media, mga UP students. Oh. At that time, siya ay congressman ng Anad Party List. Siya ang tanong kay De Lima ng in front of media, nandun yung Madam Chair, may we know how are you related to Juliet De Lima, the wife of Juma Sison? Mm-hmm. Hindi niya sinagot yun. Yung sabi niya, are you trying to question my credibility as CHR?